Ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay hahanguin natin dito sa aklat po ng ikalawang Tesalonika. Mahagip nito ang verse 7 hanggang doon po sa talata na 10. Pero sa ngayon, isang verse lang. Unti-unti lang tayo para yung learning ay solid at ito po ay digested na po pagka ibinigay natin at o digestible para kayo, tayo lahat ay sabay-sabay matuto. Reading from verse 7, na po, verse 7 only, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. So ayan po yung 2 Thessalonians 1:7. Only verse 7 yung ating bibigyan ng pansin. Ang mga talatang ito ay hayag na hayag na tumutukoy ito sa muling pagparito ng ating Panginoon na para i-serve yung ultimate justice at the same time reward for all true believers. Ang mga aklat ng Tesalonika, una at ikalawa, isinulat ito upang ang mga mananampalatayang inuusig at pinepersecute noong mga panahon na iyon, sila ay makatanggap ng pagpapalakas at sila ay aliwin ng katotohanan ng salita ng Diyos na anumang hirap ang kanilang nilang dinaranas, tiyak na ito ay magtatapos at meron po itong nakapaloob na kaluwalhatian kay Kristo na siyang tumawag sa mga mananampalataya. Kaya naman kahit tayo na dumaraan sa anumang mga suffering ng buhay, tiyak na meron po tayong pag-asang matibay na hindi po ito nakasalalay sa ating mga kamay at kakayanan, kung hindi ito ay nakasalalay lamang sa gawa ng ating Panginoon at Kanyang kapangyarihan. So, from verse 7 na ito, mga kapatid, makikita natin is to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. He is the, our topic, mga kapatid, is the promise of rest. Ito po, rest. Ito ay literal na rest. So, ang mga mananampalataya na sila ay pinahirapan, pinag-uusig noon, ngayon at sa mga panahon pang paparating, ito ay kapahintulutan ng Diyos upang sila ay magtungo o makamit ang kapayapaan at kapahingahan sa presensya ng Diyos pangwalang hanggan. Yan po ang dinaraanan ng mga mananampalataya, pero habang tayo ay narito, patungo po doon sa kaluwalhatian na inihanda para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Medyo, o sabihin natin hindi lang medyo, talagang rough road yung dadaanan natin. Yung daanan natin patungo sa walang hanggang kaluwalhatian ay malubak, pero may katiyakan ito. So dito, mga kapatid, makikita natin yung the promise of rest. Una, rest from trouble. Yan po yung una. Makikita natin dito yung mga believers who are in trouble. Hindi lamang yon, mga kapatid. Meron din tayong makikita na dito ay yung halaga po ng trouble ay papakita natin. And then, the same time, mga kapatid, yung promise of rest. Ito po yung balance niyan para sa mga mananampalataya. And then, ikalawa, mga kapatid, para sa pointers na major points ay ng ating Bible study ito. Ito po. When we will experience this rest. Ito po. Ang sabi diyan, when the Lord return. Ito po ay ating mararanasan, ganap na ma-experience natin ang rest na promise na ito ng Panginoon when the Lord Jesus Christ revealed from heaven with His mighty angels.
Ibig sabihin, sa second coming ng Panginoon. Ito po, hindi po yung death lamang ang tinukoy dito, kundi second coming. Okay, so dalawang bagay ang makikita natin dito. First, mga kapatid, is yung rest for those troubled believers. Opo, tayo bilang mga mananampalataya dito, naroon po palagi yung magkabilang side ay troubled. No, yung mga kahirapan, mga suffering ng buhay. At marami itong pinanggagalingan, in fact, tatlo ito. No, pero sinasabi rito, mga kapatid, yung mga mananampalataya dito ay tinutukoy yung mga iglesia sa Judea, Galilea, Samaria, yung buong Israel. Diba? Tatlo yun, Judea, Galilea, Samaria. At doon muna kung saan ipinangaral yung Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga propeta and then apostles at lalo na ang ating Panginoong Hesukristo. Na sila rin ay unang nakaranas ng persecution doon. Na matatandaan natin, pinatay nila mga propeta at pinapatay ang mga apostle at kahit si Hesukristo ay pinatay doon. Opo, kaya mismo dito, yung mga mananampalataya ng unang panahon ay pinahirapan. At maging dito sa mga ibang lugar, gaya rito sa mananampalataya sa Thessalonica, maraming mga mananampalataya sa lugar kung saan dumarana sila ng mga pagpapahirap, ng mga persecution. Galing po ito sa mundo, galing po ito sa mga gobyerno, galing po ito sa kanilang mga tinitirahang lugar, inaagawan sila ng mga ari-arian, iba't ibang klaseng pagpapahirap. So, noon at ngayon, at sa maraming mga lugar, ang mga mananampalataya, pinapatay. Opo. Dahil yon sa kanilang pananalig kay Kristo. Pero karaniwan nating iniisip ng marami na ito po ay isang unjust na kalagayan ng mga tinawag ng Diyos. Opo, kung sila ay tinawag ng Diyos, ba't sila naghihirap? Kaya kina-challenge din tayo ng mga terrorist. Kung kayo'y anak ng Diyos, sige nga, pagtanggol kayo ng Diyos nyo, papatayin namin kayo. Yan yung challenge nila eh. Ibig sabihin, hindi totoo Diyos nyo kasi hindi kayo kayang ipagtanggol. May ganun silang kaisipan. Pero syempre, ang mga mananampalataya mula sa pasimula ay hindi po para pumatay. Handa silang mamatay sa katotohanan pero hindi sila handang pumatay. Ayan po ang mga tunay na mananampalataya. So, also for others, they thought that God is absent when they suffer. Yan yung isa pang problema. Nawawalan sila ng pag-asa at iniisip nila na wala naman ang Diyos. Kaya yung iba tumatalikod. Iba't ibang mga pagharap sa suffering ng buhay. Po? So, ang mundo ay tila violente sa kanila dahil ino-oppose nito ang church, ang mga mananampalataya, ang katotohanan, pinapasunog ang Biblia, pinapatigil ang mga apps sa Android para wala na silang access sa scripture, sa online Bible. Opo, talagang pinapasarayan ang mga YouTube para walang panggagalingan ng anumang communication at hindi makapenetrate ang ebanghelyo sa kanila. So, mahirap kung ikaw ay nasa ganung lugar. Dito, nung panahon na yun, mga kapatid, ang mga mananampalataya ay nagkalat, nagsipangalat sila kasi inuusig sila kung saan may mga pagtitipon. Inuusig sila. Pero ang mga tunay na followers ng ating Panginoong Hesukristo, alam nila, yung mga natuto sa salita ng Diyos, alam nila na bilang mga tagasunod ni Kristo, isa sa halaga ng pagiging disipulo ay persecution. Mismo from the mouth of our Lord Jesus Christ Himself said, "If they have persecuted me, they will also persecute you." Kaya alam natin na yung persecution, mga kapatid, ay ito'y
nakalaan na talaga sa atin. Bahagi ito ng ating buhay pananampalataya bilang mga tagasunod ni Kristo. Dapat nating tandaan concerning persecution and even troubles. Ito po ay divine requirement sa atin. Persecution, mga kapatid, is the path of glory for all true believers. Hindi tayo pwede makarating sa kaluwalhatian kasama ng ating Panginoong Hesus Kristo if we are not going through persecution. Tayo lalaitin, tayo, mga kapatid, ay imamak. Kung ano man ang gagawin nila sa atin, iisipin nila sa atin, tayo ay take advantage. Ano po? Maliit o malaking trials or suffering, buhat po sa kanila, yun po ay kailangan nating maranasan. Kaya kung merong mananampalataya, sila yung nang uusig, medyo ibang usapan yan. Ano po? Eh, dapat tayo yung inuusig. Eh, kung ikaw yung nang uusig bilang mananampalataya, medyo pag-isipan mo na malalim yun. Po. Ang totoo, tayo bilang mga mananampalataya, eh, accepted na natin, even anticipated natin, ang mga maling mga pagtuturing sa atin, yung anumang klaseng treatment na wala po talaga, hindi tayo irirespeto sa mundong ito nang dahil po sa ating pananampalataya. So even Athanasius, na po, regarded the suffering of persecution to be a special note of Christian men. Observing, mga kapatid, like this, it is the part of Christian to be persecuted, but to persecute the Christian is the very office of even Pilate and Caiaphas. Ayan po ang kanilang ministeryo nila Pilato. Na sila po, mga kapatid, ay mang-usig. Eh, yan naman po ang trabaho ng mundo. Yan po ang ministeryo ng Diablo. Usigin tayo. Pero ito po ay divine requirement. Also, this persecution, dapat nating maintindihan, we need this because meron po itong tinatawag na sanctifying effect. No? Because persecution has this power to sanctify us. The fires of persecution and tribulation were like the purifying fires of a refiner, burning away the dross from the gold, bringing forth a pure, precious metal. Lahat ng mga metal, mga kapatid, para ma-purify sila at yung metal na yon ay tunay na mawala po ang lahat ng anumang uri ng kalawang doon, padadaanin yon sa pinakamatinding init. Kung bakit kinakailangan na i-meltdown muli yung metal na yon, yun ang gagawin para po maalis ang anumang uri ng mga element na hindi po bahagi doon sa metal na yon, para maging pure yung metal na yon. So, kailangan nating makita ito na as we uphold the truth, it often entails considerable suffering. Yan po ang dapat nating makita. Na ito po ay talaga nagbubunsod ng pagpapahirap sa atin ng mundong ito, ng Diablo, kahit pa ng ating mula sa sarili natin, pag sinabi po yung self-denial, masaya ba yun? Hindi yun masaya. Pero ang totoo, yun ay yung kaluluwa natin, rejoicing yun. Mahirap ang self-denial kasi hindi yun basta-basta. Tanging ang mga mananampalataya lamang ang meron pong ganong klaseng puso. Handa silang i-deny ang mga sarili nilang comfort and conveniences just for the sake of Christ. So the Thessalonian Christians were persecuted and had a tribulation. Pero ito po ay means or even instrument of God for the glory of all believers. Kasi sila'y kasamang luluwalhatiin. So, yung persecution na ito, mga kapatid, will not last po, longer compared po doon sa ating walang hanggang titirahan. At ito, mga kapatid, ay kailangan din nating makita at i-consider sa ating buhay bilang mga mananampalataya.
So consider persecution, mga kapatid. Yun po, hindi natin dapat ito parang iwasan, labanan, at mag-retaliate tayo. Hindi po. Kung nandyan po yung persecution, let it be and accept this. So bukod dyan, mga kapatid, ang balance ng persecution makikita natin is meron pong rest, the promise of rest with believers, for believers, for the future happiness of all believers. Makikita natin dito ay naroon po para sa mga weary, ito po, laborers, and from their toils, mula po sa kanila mga sabihin nating anumang suffering o paghihirap ng buhay, like the soldiers after the hardships of a long and perilous march, meron po silang rest, balance eh. Ito po, meron pong masasabi nating opposite po na magiging kalagayan. Kung dito, punong-puno tayo ng mga trouble, suffering, toil, ano man mga kapatid. Pero darating yung panahon, someday, yung promise ng Panginoon, tayo ay pagpapahingahin. Yan ay promise doon sa Hebrews 4:9. Yung Sabat. Meron pong natitirang Sabat para sa mga mananampalataya. At itong Sabat na ito ay eternal. At itong Sabat na ito, mga kapatid, is in the presence of God. At itong Sabat na ito, mga kapatid, is for His people. Kaya yung rest dito, mga kapatid, means what? Ito po, mga kapatid, ay hindi lamang simpleng relaxation. Yung composure ng quiet na lugar, hindi lamang po yun. Kundi nandun po yung complete joy and happiness. Yung po yung makikita natin doon. Hindi lang rest na wala kang ginagawa, kundi joyful itong rest na ito. Celebrating na po ang moods ng rest na ito. So they shall rest from all their toil and labor. At sila ay totally freed from all sin. Imagine mga kapatid, the ultimate foe natin lahat is sin. At lalo mang mga bagay na nagpapahirap sa atin, temptation from Satan, anumang uri ng mga sabihin natin level ng persecution, totally yan po ay mawawala. Kapag nakarating tayo at dumating tayo doon sa rest na yon. So with all believers, mga kapatid, with us, sa paano, kailan maas, sino makakasama natin makakaranas nito, sabi po, syempre, all apostles, all other believers from the previous time, no, from the former time, lahat po sila na mga tinawag ng Diyos, lahat ng mga pillars of faith from Old Testament, even yung mga great missionaries, yung mga simple believers yet faithful, true believers, lahat sila ng mga kaanak natin, makikita natin sila sa glory, sa presensya ng Panginoon, with a perfect rest and peace and joyful sa lugar na iyon. Dahil po yun, syempre mga kapatid, sa pamamagitan lamang ng kaligtasang binigay sa kanila ng Panginoon at maging sa atin. So, there is hope for a perfect rest in the presence of the Lord. Perfect rest. No? There is therefore a propriety that in the future state for believers with God would manifest Himself bilang ating mga kaibigan, bilang ating Panginoon, bilang ating Ama, bilang ating Diyos, bilang ating Shepherd. Di ba napakaganda noon? So meron pong matibay na pag-asa. Ang mundong ito, napakarami po nating pinanggagalingan ng mga sabihin nating kaguluhan sa isip. Mga worries, anxieties natin, na po, anumang klaseng mga trouble, pero meron pong promise ang Panginoon na nandun po yung perfect rest in His presence. Ngayon, kailan ito natin ma-experience?
Sabi nga niyan, mga kapatid dito, when the Lord Jesus revealed from heaven with His mighty angels. No? Very clear dito, we will experience this rest when the Lord return. Yan po yung pangalawa. When the Lord return, we will experience, we will surely experience this promise of rest. Now, yung sinabi dyan, na when the Lord Jesus revealed this great day of revelation, ay tumutukoy po ito doon sa pagbabalik ng Panginoon mula doon sa cloud. Kaya great day of revelation, where all men, where all eyes would see the Lord Jesus Christ. Makita sila, makita nila ang ating Panginoong Hesukristo ng kanilang mga naked eyes. Even unbelievers. But the problem, mga kapatid, hindi nila kayang tignan dahil po sa kaluwalati ang taglay ng ating Panginoon. Ano pa't sisigaw sila? Takluban nyo kami. Para hindi namin makita ang isang dakilang Diyos at Panginoon na paparating. Kaya sa negative na atmosphere para sa kanila, isisigaw nila si Kristo ay Panginoon na hindi nila kayang titigan. So, since Christ, mga kapatid, being received in a cloud, nung siya po ay nag-ascend up to heaven, while, mga kapatid, He will also return from the cloud upang i-rebuild ang kanyang sarili openly to all the world para ipakita kung sino siya. Yung kanyang great o yung glorious na might and sabihin nating attributes complete na mararanasan at makikita ito ng buong mundo. Yun nga lang, mga kapatid. Para sa marami, mga kapatid, ito po ay terrible and fearful, while sa mga tunay na mananampalataya, ito po, mga kapatid, ay blessedness, glorious. When the Lord Jesus Christ return, it is a glorious day for all true believers. Pero sa mga hindi mananampalataya, ito po, mga kapatid, ay damnation ito sa kanila. Doom ito sa kanila. Ito po, kaya hindi ho natin maiiwasan yung magiging tunay na reaction. Depende ito kung paano natin nakilala si Christ. Doon nakadepende yung ating magiging reaction. Kaya kung hindi mo kilala si Jesus Christ sa kanyang pagbalik, wala kang rest. Kung abutin ka man ng kamatayan sa mundong ito at di mo kilala si Christ, surely there is no RIP. There is no rest and peace for those who are unbeliever. Kung hindi mo kilala si Christ, sorry to tell you, kahit lakihan mo pa yung RIP sa iyong puntod, ang totoo, wala ka doon sa rest and peace. Restless ang soul mo dahil doon sa doom. Mga kapatid, ang tanging magkakaroon lamang ng rest ay yung mga ngayon pa lang, sabi po doon sa Hebrews 9:28, sabik na naghihintay kay Hesukristo. Yun po yung earnest. Andan po yung earnestness ng kanilang waiting upon the Lord. Yun po dinidescribe ng Hebrew writer kung paano yung tunay na pananampalataya ay meron pong zeal upon the Lord. And then, mga kapatid, sino mga kasama ng Panginoon with His mighty angels? Yung angels dito, mga kapatid, na idinidescribe na meron pong kapangyarihan na matindi. Powerful angels, exalted rank and glory na kasama ng ating Panginoong Hesukristo, which will add to the glory, majesty, and solemnity of that appearance. These are called His angels, kung saan para ito magbunsod na lalong matinding atmosphere na hindi kaya pong ipaliwanag sa damdamin ng mga taong makakamasid. Because He is the creator of them and the object of their worship and adoration. So the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang nangunguna, pero kasama po ang lahat ng mga
mighty angels, these angels, mga kabatid, na naging tapat, na naglingkod sa Diyos, umalalay sa mga saints, gumabay sa kanyang mga anak, at naging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. For they will be the ministers, for they are the ministers of powers of Christ in gathering the elect from four winds and all nations sa harapan ni Kristo. At sila, mga kapatid, ang nag-aassist rin sa mga mananampalataya according po sa command ng ating Panginoon mula pa sa lumang tipan. But this time, hindi lamang po angel, kundi mismo the Holy Spirit himself. Kaya yung angel, mga kapatid, yun po ay foreshadow din ng pagdating ng ating Panginoon. But then, mga kapatid, hindi lamang ni Christ, maging ng Banal na Espiritu. And so, mga kapatid, dalawang bagay. Ito po ay nagpapalakas at nagpapatatag sa buhay ng mga mananampalataya para po sa kasalukuyang panahon nila noon, ito po ay tumingin sila sa pag-asang inilaan sa kanila ng Panginoon. Ito po yung maluwalhati na mararanasan ng mga mananampalataya sa pagbabalik ni Yeso Kristo. Tandaan ninyo, ang kaluwalhatian ay hindi po kapag tayo namatay, hindi po yun. Ang tinawag ng Biblia doon sa mga namatay, sila po ay nagpapahinga. Pero hindi pa po yun yung perfect rest, glorious. Kasi yung glorious, mga kapatid, na condition, rest, yung perfect state, pag bumalik si Christ. Yan po yung totoo. At lalo pong mag-increase yung kanilang comfort at the same time may encouragement for the Thessalonian believers derived from the anticipation of the future world na kung saan, mga kapatid, they will also meet their, probably their loved ones, relatives, even friends, na nabuhay din po sa pananampalataya. Ang sabi po ni Apostle Pablo, with us. So, dito makikita natin na ang heaven ay isang kapanapanabik. Dahil maging yung mga tao na hinangaan mo sa kasaysayan, sila'y tunay na mananampalataya, sa biblical times, mga apostles, but higit sa lahat, yung naglikha sa atin, na makikita natin siya na mukhaan. Diba yung ating ama, na kung saan tayo nilikha according to his image. No, grabe mga kapatid, no? Makikita natin siya ng ating mismong mga mata, ang kanyang kaluwalhatian. Isang kapanapanabik yun. Mga kapatid, wala na tayong hinihiling pa sa buhay na ito, kundi makita na natin ang Panginoon na mukhaan. God's ways and plan is always best. Eh kung ang plano ng Panginoon, makita na natin ang kanyang mukhaan, why not? Diba? Yun ang best. Yung iba, takot na takot pa. Paano yung mga anak ko? Para ka namang ikaw may-ari ng buhay ng anak mo eh. Paano yung tatay ko? Eh para namang ikaw nagbantay sa tatay mo nung maliit pa yung tatay mo eh. Diba? Wala tayong pag-aaring tao sa mundo. Huwag ka na mag-alala pa dyan kasi bahala ang Panginoon dyan. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, napaka-irresponsable ng Diyos na pababayaan sila. Eh, ikaw nga eh. Nabuhay ka ng ganyan. Iningatan ka ng Diyos eh. Diba? Minsan may mga tao na akala mo may magagawa sila. Ayoko pang mamatay. Kasi yung mga anak ko, bakit may magagawa ka kung buhay ka? Mga kapatid, mag-ingat-ingat tayo ng pananalita. Parang tayo may control sa buhay ng mga anak natin. Bahala ang Diyos. Ikaw nga, di ka iningatan ng magulang mo. Lumaki ka ng ganyan eh. Oo, di ba? May mga ganon. May mga magulang na pabaya. Pero pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dapat natin itong makita na huwag tayong masyadong mag-ari ng buhay ng mga pamilya natin. Ang may-ari niya na yung Diyos. Kaya lalo tayong ma-encourage kung tayo tawagin ng Diyos pa uwi, eh magkumahog na tayo pa uwi. Diba? Gusto mo na bang mauna? Yan lang ang usapin dyan kung gusto mo nang mauna.
Pero ang mahalaga dyan ay handa ka na. Handa na tayo. Ano mang oras. And then, mga kapatid, hindi lamang yan. Ito po, mga kapatid, ay yung higit pa na relief no po, sa promise ng Panginoon for the prospect of the great day of God through the second coming of Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, there is nothing can bring no po, equal relief to the prospect of great day, of the great day. Kundi, yun po mga kapatid ay sa pagdating lang ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung pinaka-glorious hope nating lahat, walang iba kundi po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi po yung death. Kaya huwag din nating naising mamatay agad. Ang sabi natin kanina, kung gusto ng Panginoon, if the Lord's will, kaya ba nating pigilan yon? Pero meron po mga kapatid, kinukuha na, umaayaw pa. Meron bang ganun? Meron, mga kapatid, meron. Mahihirapan lang tayo. Kaya pagka kumatok yung debt, eh, welcome na rin natin kasi pag-uwi na to sa presensya ng Diyos. May kinukuha na sa inyo, eh baka iba kumukuha sa inyo, eh isipin nyo muna at panalangin kung sino'y kumukuha. Baka ban lang yan, nabuti. Okay, so ito po mga kapatid ay times of refreshing habang narito tayo. Hayaan nating ma-equip tayo ng salita ng Diyos at maging useful pa ang ating buhay habang tayo ay narito upang maging kaluwalhatian ng Panginoon ang pangalan niya sa atin. Hayaan natin na ang ating buhay ay makapaglingkod pa sa pangalan ng Panginoon at marami pang tao ang mapagpala sa pamamagitan ng ating buhay na ang Diyos ang siyang nagpahiram. Kaya dito, mga kapatid, anumang uri ng suffering na dinaanan nila at dadaanan din natin, anuman, eh, take heart, be encouraged, mga kapatid. Kinayan nila yon hindi dahil sa kanila, kundi kasama nila ang Panginoon. At the same Lord and God, po, who will be with us in times of troubles, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. The same strength, mga kapatid, na sinustain sila ng Panginoon will uphold us pagharap po sa maraming mga iba't ibang challenges at difficulties ng buhay. Tayo ay nakadestined for glory kung paanong ang ating Panginoon ay nando na sa walang hanggang kaluwalhatian po, at mahahayag ito sa ating mga mata when He comes for the second time. Tayo rin, mga kapatid, ay luluwalhatiin kasama ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang, higit nating paghandaan sa buhay ay hindi yung birthday, lalong hindi ang anumang mga panlupang kasiyahan. O, hindi ko sinabing huwag na maghanda sa birthday. Walang ganun. Kasi ang ating celebration ngayon, ang focus ay pagpapasalamat na sa Panginoon. Kaya tayo nagsiselebrate. Kaya mas maraming rason para tayo mag-celebrate sa buhay dahil kilala na natin ang Panginoon. Kaya pwedeng mag-celebrate, pwedeng-pwede. Sa Biblia, may mga celebrating time, celebration talaga na time. Pero make sure na ito ay nakasentro sa Panginoon. Kaya kung meron man higit tayong paghandaan, ay hindi lamang yung occasion panlupa. Higit nating paghandaan ang pagharap natin sa Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay, kasama ng buong iglesia. Paghandaan natin yon. Sa anumang pagkakataon, lalabas tayo sa mundong ito. Pero tiyakin natin na pag tayo ay tinawag na ng Diyos, ready na rin tayo. Apo, upang sa gayon, mga kapatid, yung inireserve ng Panginoon sa atin na makamit natin, tunay nga na makakamit natin yun dahil kay Kristo. Sana mga kapatid, si Kristo ang maging sentro ng ating buong pagkatao. Buhay, isip, lakas, affection, attention, cares, lahat. Even pleasures. Sana si Christ. Unto Him all the glory. Manalangin na tayo. Aming Ama, maraming salamat po. Kami ay nagpupuri, nagluluwalhati sa inyo. Napakabuti niyo, Panginoon. Tulungan niyo po
ang aming puso't isip na lalo pa po namin kayong makilala. Tulungan niyo po na humarap man kami sa anumang uri ng mga challenges ng buhay. Kakayanin namin ito sa inyong biyaya at kahabagan. Tulungan niyo po ang buong kapatiran dito sa aming iglesia, sa CRC. Akayin kami, Ama, sa daan ng kabanalan, daan ng katuwiran, kahit po napakaraming mga hamon na haharapin namin sa mundong ito. Tulungan kami palagi, Ama, ng iyong banal na espiritu at ang inyong mga banal na prinsipyo ang siyang maging pamantayan namin sa aming pagkatao at pag-uugali. Panginoon, ituro niyo po sa amin palagi ang nais ninyo, Panginoon lamang ang aming sundan sa aming buhay. Labis kami nagpapasalamat sa inyo, Ama. Purihin po ang iyong nakilang pangalan at ito ay aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.